si awit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita sina San Andres Kim Taegon, San Pablo Chong Hasang at mga kasamang martir. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at tagapagligtas ng tanang bansa, iyong tinawag ang mga taga-Korea upang mapaanib sa iyong mga hinirang sa pagsampalataya bilang mga Katoliko sa iyong pagtaguyod, naging mga banal na martir sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan na pawang marangal sa pagpapahayag ng katapatan sa iyo, pakundangan sa kanilang ulirang halimbawa at panalangin, iyong ipagkaloob na hanggang kamatayan kami ay makapanatiling matatag sa pagsunod sa iyong mga utos, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo ang lahat. Ang simula ng aklat ni Esdras. Nang unang taon ng pamamahala ni Haring Ciro ng Persia, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Nangyari ito upang matupad ang kanyang salita sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Kaya si Haring Ciro ay sumulat ng ganito, niloob ng Panginoon, ng Diyos ng kalangitan, na masakop ko ang lahat ng bansa sa daigdig. At sinabi niya sa akin, ipagtayo ko siya ng isang templo sa Jerusalem, Juda. Kaya, pinahihintulutan ko ang lahat ng mga Israelita na magpunta sa Jerusalem, ang bayan ng kanilang Diyos, upang itayong muli ang bahay ng Panginoon. Pagpalainawa sila ng Diyos. Lahat ng mamamayan sa lugar na may Israelita ay tutulong sa kanila. Bigyan sila ng mga pila, ginto, at iba pang kailangan, tulad ng mga hayop at mamahaling kasangkapan, bukod sa kusang handog para sa templo ng Panginoon. Tumungo naman sa panawagang iyon ang mga puno ng sambahayan ng mga lipi ni Juda at Benjamin, ang mga saserdote at mga levita,
at lahat ng napukaw ang kalooban upang tumulong sa muling pagtatayo ng templo sa Jerusalem. At sila'y tinulungan ng mga mamamayan sa lupaing tinitirhan nila. Binigyan din sila ng hayop at mamahaling kasangkapan bukod sa kusang handog nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Magsitayo ang lahat. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na di malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati ng inaakala niyang nasa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat.
Isang aral tungkol sa kabutihan ang nais ituro ni Jesus sa mga tao. Aral tungkol sa kabutihan. At ginamit niya ang imahe ng isang ilaw para ituro ang aral ng kabutihan. Narinig natin, sinabi ni Jesus, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos tatakluban ng banga o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. Ganito daw po ang kabutihan. Hindi dapat tinatakpan. Hindi dapat tinatago. Dapat nakikita ng lahat. Parang ilaw. At higit sa lahat, ang kabutihan ginagamit kung nasaan ang kadiliman. Kung nasaan ang kadiliman, ang kabutihan, iyon ang pinakakailangan. Parang ilaw, di ba? Imagine natin ang isang kwarto o isang silid na madilim. Anong una mong hahanapin? Hindi ba ilaw? Hindi ba liwanag? At yung ilaw na yon, hindi mo pwedeng itago. Dapat nakikita ng lahat, hindi sa ipinagmamayabang mo, kundi ginagamit mo yung kanyang liwanag para ang tao hindi madapa, para ang tao maging maayos, para sa ikabubuti ng tao. Ganito daw ang kabutihan, parang ilaw, ginagamit kung kailan madilim. At higit sa lahat, dapat nakikita ng lahat. Ngayong panahon ng pandemya, marami sa atin hindi alam kung anong magiging kinabukasan natin. Diba? Totoo naman, hanggang kailan ba tayo nakatakip ng mask? Hanggang kailan ba babalik ang mga trabaho? Hanggang kailan ba matatapos ito? Isang madilim para sa atin. Isang madilim na pangyayari o karanasan. Isang madilim na kaganapan. Kaya nga, ang kailangan natin, ilaw, liwanag. Pero ang nakakalungkot, madilim na nga para sa mga ilan, kadiliman pa ang hinahasik ng ilan. Pandemya na nga, nangungurakot pa ang iba. Nagnanakaw pa ang iba. Nagihirap na nga tayo, nanluloko pa ang ilan. Hindi ba karumaldumal yun? Hindi ba nakakalungkot yun? Dapat sana madilim ang paligid ng lahat, madilim na karanasan ng para sa lahat. Sana nagtutulungan. Sana mas maraming kabutihan. Sana maraming kabutihan ang nagagawa natin. Mga kapatid, ito yung tinuturo sa atin. At ang ganda-ganda, dahil sa kalagitnaan ng dilim ng ating buhay, tinuturuan tayo ni Jesus na gumawa ng kabutihan. Parang ilaw. Ilaw na kailangan sa oras ng kadiliman. Ilaw na hindi tinatakpan o itinatago. Hindi ibig sabihin ipagmalaki o ipagyabang ang kabutihan. Hindi. Ang ilaw, hindi naman yan pinagyayabang. Ang ilaw, hindi mo naman yan tinitignan. Ang ilaw, gamit yan para magbigay ng liwanag. Ito yung nais sabihin sa atin.
hindi natin pinagyayabang ang ginagawa nating kabutihan, kundi pinagliliwanag lang natin ang buhay ng mga taong nadidiliman. Mga kapatid, madilim na ang paligid para sa ilan dahil sa pandemya. Huwag na nating padilimin pa. Huwag na tayong maghasik ng kadiliman, kundi higit sa lahat, magbigay liwanag, parang ilaw, maghangad ng kabutihan para sa lahat. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magdulot sa lahat ng pag-asa at kapayapaan ang liwanag ng Kanyang Anak na si Hesukristo. Ating sambitin sa bawat panalangin, luwalhatian kanawa ng aming buhay o Panginoon. Luwalhatian kanawa ng aming buhay o Panginoon. Ang bayan ng Diyos naway maging isang tulad ng dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman sa pamamagitan ng kanilang pagtatag ng isang higit na mabuting daigdig. Manalangin tayo. Luwalhatian kanawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa naway makapagdala ng sinag ng pag-asa sa mga nagdurusa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katarungan sa mga inaapi at dangal sa bawat tao, manalangin tayo. Luwalhatian kanawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga magulang naway maging tulad ng liwanag sa taluktok ng bundok na gumagabay sa kanilang mga anak sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang huwarang buhay, manalangin tayo. Luwalhatian kanawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang mga may pusong sawi, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa gitna ng kanilang pagdurusa, manalangin tayo. Luwalhatian kanawa ng aming buhay o Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang liwanag, kaligayahan at kapahingahan, manalangin tayo. Luwalhatian kanawa ng aming buhay o Panginoon. Sa mga madidilim nating karanasan at buhay, humingi tayo ng liwanag at tulong sa ating Diyos. Manalangin tayo. Luwalhatian kanawa ng aming buhay o Panginoon. Diyos Ama, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at kalakasan upang aming maitalaga ang paglilingkod namin sa kapwa at maging ilawan kaming nagliliwanag sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito poon ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay dugo mo't katawan aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iyong paunlakang tanggapin ang mga alay ng iyong bayang ginigiliw at iyong pagindapating kami ay iyong kalugdan bilang haing kapaki-pakinabang sa ikabubuti ng sanlibutan. Pakundangan sa panalangin ng mga martir sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres, San Pablo at mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman numatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Andres at San Pablo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagbiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. My life to you.
serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. My Savior, my Lord, guide me each day to learn how to love. I am your servant, and you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. My Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay iyong binigyan ng lakas na dulot ng banal na salo-salo sa paggunita namin sa mga banal na martir. Hinihiling namin kami ay iyong pamalagiin sa matapat na pagsampalataya sa iyong anak at sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng tanan bilang mga kaanib ng iyong simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Makundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Maestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.